Magandang hapon. Meron tayong carbon hood or fiber. Ayan. So, ang edges niya ay malabo. Okay? Malabo siya. Marami, meron siya mga pinagpunasan. Hindi ko malaman kung niliha ba ito. Niliha siguro. Okay? Ayan. Ang gusto lang nung mangyari ay patanggalan itong mga pinagliahan or yung labo. Ayan. Carbon hoods. Bali, hindi ito yung first time ko na pagbabapingin ng carbon hood. Okay? Hindi ko siya para liyahin dahil hindi naman siya magaspang. Walang overspray. Okay? So, kailangan ko lang i-polish. So, kung meron akong matatagpuan, kung meron akong ano na, ano, na dapat liyahin, liyahin ko. So, yun lang yung request na mayari ng tropa. Matanggal yung labo, yung pinagliyahan. So, pero meron siyang mga ano, mga pinhole. Okay? Yung pinhole ay nakukuha sa hangin kapag nag-a-apply ng top coat or clear coat. Okay? Impact po ng hangin yan. Hindi po yan dumi, kundi sa hangin po. Pwede rin may dumi. Okay? Pwede rin may dumi. Pero kadalas nyo talaga ay sa hangin kapag wala sa oven yung mga binubugahan. Okay? I think... As sa tingin ko, itong hood to ay pinabugahan, pina-retop coat or clear coat. Kaya ganito nangyari. Merong mga pinhole. Ayan. Yung original kasi niyan, itong hood to dati, nakita ko pa dati ito eh. Wala pa itong mga pinhole na ganyan. Kaya ngayon, nakita ko siya ngayon, meron siya mga pinhole. Malamang sa malamang, ito ay pina-retop coat or clear coat kung tawagin. Para kumintab muli. Okay? Ang problema, ano mayari, ay yun, malabo, di ba? Ayan, nakikita nyo, iba malabo, ayan, mga ayan o, oh, pagliyahan. So yun yung gusto ko ituro sa inyo, kung paano ko i-bapping to, pero meron na ako dyan sa aking channel kung paano mag-bapping ng sasakyan. Ganoon din po yun dito, ang gagawin ko rito, nagkaiba lang, ito ay carbon hood or fiber, okay, pero meron din po siyang top coat. Ang una po natamaan ng bapping pag may top coat, ay yung top coat or clear coat o yung ibabaw na coating. Okay, same nitong pintura nito. Yung top coat ng body color. Same lang po yun. Okay. Yun po yung problema niya, yung cases nitong hood. Ayan. Ayan, malabo, di ba? Ayan. Diba? Yun. So, yun, meron siyang crack. Yung, kaya pala pinabugahan kasi may crack na. Okay. Okay din naman, para hindi pasukin ang tubig yung loob ng carbon hood or tela, fiber, okay, fiber cloth kung tawagin, yan, para hindi pasukin, tama rin naman, okay din, yan, pinaritap ko para hindi pasukin yung, ano, yung, ang tela or carbon fiber mat, kasi pag pinasok ng tubig yan, ay lolobo tong hood, lolobo yung mga kaimas, magkakaroon siya ng tubig, may ipunan ng tubig, at, papangit ng carbon hood sa loob. Papangit yan. Ayan. So, meron tayong bapping. Ayan. Nagamitin ko sa kanya yung cloth pad sa first step. Then yung rubbing na magaspang ng 3M. Ayan, kulay brown. Then yung pangalawa, 2.0 pad. 2.0 pad na foam pad. Then, yung 2.0 na chemical rubbing compound or step 2. Ayan. So, yun. Teka, ayusin mo na ulit yung aking monopod. Sariling sikap, sariling video. So, ayan, first step ko. Yung cloth pad. Meron din naman sa first step ay pwede kang gamit ng foam pad. Pwede rin. Then, gamit ko kulay brown na rubbing compound. Yun, 3M. Okay. Ano lang tayo, konti-konti lang. Huwag natin madiliin. Okay. Tutorial. So, ayan. Muna yung area pinunasan ko, tinanggalan ko ng alikabok para maiwasan yung hologram or swirl mark. Iwasan nyo rin mag-mapping ng nakabilad sa araw yung sasakyan para hindi agad matuyo itong rubbing compound. Gamit ako ng speed na number 1 para ikalat yung chemical. Then 2 and 3 finishing. 1.
lahat muna. Up and down. Up and down. Turn left. Left and right. Up and down. Up and down. Left and right. Kalat kanan. And yun. Ay, kalat ko na. Gagamit ako ng speed 20. Check natin. Kumamit lang ako ng speed na 1 and 2 to 3 finish na start speed 1 para ikalat yung chemical. Okay, left right, left right, left right, up down, up down, up down, up down. Okay, yung apply ng vaping machine, syempre yung speed number hanggang 1 to 3 lang. Okay, at kanoon din yung procedure na pagbabapping na gamit ang chemical ay step 2. Yan. Diba? Ayun yung hindi pa tapos. Nang step 1 rubbing compound. 3M. Ayan. Ito yung tapos na. Tinapos ang 3M. So, nawala na yung ang pinagliyahan. Diba? So, ang ano nito, kaya niya i-cutting ay yung pinagliyahan ng 800. So, yan lagi yung binibili ko. Ng rubbing compound. Yan. So, bali pang step to, pang finishing, para matanggal yung residue nito. Ng compound ng step 1. Yung number 2 na 2.0 ko. Then, yun. After ko nyan, applyan, nagamit naman ako ng step number 3 na wax para matanggal yung residue ng rubbing compound. Okay, same procedure. First step, speed number 1. Gamit ko yung black dagger. Ang left, right, left, right, left, right, left, right. Up, down, up, down, up, down, up, down. Then, dagdag ako yung speed. Na ganoon pa rin yung procedure. Left, right, left, right, left, right, left, right. Up, down, up, down, up, down. Okay. Pero hanggat maaari sana, huwag na huwag nyo itutulak ang vaping machine. Alalayan nyo lang. Para hindi masunog yung top coat. Ah. So, ito yung hindi ko pa na-apply ng step number 1, compound with vaping machine. Yan, hindi pa na-apply yan. After ko apply ng step 1, ito, lahat, lalahatin ko na yung step 1. Then, step 2 ko naman, gamit yung rubbing compound na yun. 2.0 or step 2 compound. So yan, di ba natin diferensya kanina, yan, gento, di ba?
So kulang pa, kailangan pa ng step 2. Rubbing compound. Ayan. Ah, magkaroon kayo ng idea sa pagbabapping ng mga carbon hood. Diba? So, wait. Popost ko muna mga kahimas. At magbabapping ako ng ganito sa kabila. Magbabapping ako ng ganito. Pero kailangan ko muna mag-tape. Titapean ko to. Medyo nakalimutan ko. Pero sige, sasama ko na rin mga kahimas. Sasama ko na sa pag-tape. Sa video. Wait lang. Post ko lang muna. Ayan. Meron na tayong tape na 3/4 size. Ayan, sila laki ng lapad na ng kuko. Diba? Ayan, nag-apron ako. Madumi kasi yung rubbing compound. Marumi. Ayan, nag-tape na ako. Para makapag-packing ako rito. Okay. So, finish muna. Lagi kayo maglilis ng ano, ng packing machine. Tumitigas yung rubbing, pwede pagsimula ng ano yun, swirl mark pag tumigas yung rubbing compound. Left, right, left, right.
Speed number 'yan mga kahimas. So ganoon lang yung procedure. Okay, magkakaiba ang procedure ng mga detaining, pero ito yung share ko para sa inyo sa mga baguhan. Okay, para kadagang kalaman lang. Pero mga detailer may kanya-kanya yung mga diskarte, iba-iba diskarte. So share ko lang para sa mga marunong, para magkaroon kayo ng idea. Gumamit na ako ng speed na number 1, then magka number 2 ako, then 3 for finishing. Sa ganun lang mga imas, siyempre chemical, pwede rin naman yung mga ganito, scarpe, pwede rin yung mga imas, ganyan. Pwede rin, direct yung rate sana sa pad. Okay. Pero basta kailangan, tantahin niyo yung chemical, para hindi sayang. Then, pag-apply nyo, gagamit yung speed na number 1, then yung finishing 2 and 3. Siyempre yung number 1, kakalat mo yung chemical, up, down, up, down, up, down, up, down,
left, right, left, right, left, right. Sa finishing, ganun din. Number 2, entry. Up, down, up, down, up, down. Kaya left, right, left, right, left. Ganun lang. Okay. Pag marumi na yung basahan, pwede nyo linisan muna. So, yun. Ang tayo number 1 ulit. Okay. Number 1 na bapping. Pakalating yung chemical. Nakalat ko. Siyempre yung keyboard, kailangan nasa balikat. For finishing left and right lang, then up and down, ganun lang din. Dumagdag lang ng speed. So yun, okay, ganun lang din yun. Teka, papause ko muna mga kahimas, ha. Tapusin ko muna yung area na yun, medyo hahaba kasi yung video. So yun, nakatapos na ako rito sa part na yun mga kahimas. Ito okay na rin. Then sa step 1, rubber compound with cloth pad, yan. Yung speed niya gamit ako ng 1 and 1 to 3. Okay, ganun din yun sa gagamitin ko rito sa Stanley combapping with foam pad with step to compound. Ganoon din yung procedure na up and down, left and right, pati yung speed, ganoon lang din yun. Diba yung kanina kitang-kita yung mga pregliyahan, so okay na, step 1 pa lang yun. Ito naman step 2 para matanggal ko rin yung mga hologram pambahagya at yung residue nitong step 1 compound, hindi po si Unyong, ha. Step 1 compound yan, para matanggal. Then wax naman para mawala yung residue ng compound step 2. Then protection na rin sa top coat. May. So ayan, tapos na ako. Bali nagpahabol lang ng ang headlight polishing. Kung paano ginawa ko rito, same lang nung ginawa ko dun sa hood. Ganoon lang din yung procedure na ginawa ko. Okay. So nagtape ako sa mga kanto. Iniwasan kong makalbo yung mga kanto. Okay. Dahil yung ikot ng bapping, mainit po yan. Nakakalabuyan kahit yung foam at yung cloth pad. Kaya para sa mga bagong, excuse me, viewers at gustong matuto, car wash owner, ng mga beginner, ang doble ingat yung mga gantong parts. Pagka nag-bapping ng headlight, lagi kayo mag-tape. Yan, pakaingatan nyo. Kaya imbis na kayo ang babayaran ng customer, baka kayo pa magbayad, di ba? Kaya doble ingat. Hindi mo masama kung ano magkamali. Pero hanggat mali sana ay tanong-tanong din, di ba? Yan. Yung kabila, ganoon din. Go. Ugaliin nyo lang mag-tape. Yan. Go. Diba, malinis na ulit. Yan, tanggal yung tape. Okay na. Huwag kayo manghinayin sa tape kesa makaano kayo, makakalbo kayo ng pintura. Diba? Pakaingatan nyo.
Excuse me. Tape lang, tapean nyo lang. Huwag kayo, ano, huwag kayo mangnayan sa tape. Kesa makasira kayo ng, di ba, ng pintura. Sayang. Tapos nakakahiya pa sa customer. Kaya imbis na bumalik yung customer, baka hindi na bumalik dahil sa sablay. Diba? Hanggat mare, sa unang pagkakataon pa lang, igawin nyo ng tama. Lalo na't meron kayong kopyahan or video, yan, sa akin channel, pa-visit nyo na lang. At kung may katanungan kayo, comment down below. Kung mga gusto magpa-shoutout, walang problema, comment down below po sa akin channel. So, eto na yung hood. Diba? Step 1, step 2, step 3. Ginamit ko dyan. Yung step 1 ko, cloud pad. Then, rubbing compound na step 1. Then, 2. Then, 2.0 compound. Then, yung 3. Gumamit ako ng APC. Same lang ginawa ko rito. Sa headlight. Ganun lang din. Tulad ng sabi ko, bago niya i-bapping, yung area, linisin niyo muna. Kailangan pag kayo nag-bapping, nakabilad sa araw, at mag-i-tip kayo ng mga area na hindi dapat tamaan ng bapping machine pad. Tapean nyo. So, yun yung ginawa ko kanina. Yung sa first video. Diba? So good. Ayan ang mga kaimas, at nakatapos na nga ako sa Honda SRR hood. Yun. Hood polishing. Okay, so yun. Hindi naman kayo malilito. Gawa ng andoon naman sa tutorial yung procedure. Okay, paano pag-apply. Maraming klase ang procedure ng mga detailer. Magkakaiba kasi ang mga diskarte ng detailer. Itong video ko na to ay baka makatulong ako sa inyo. Okay. So yun yung procedure ko. Kung wala namang gaspang ay hindi ako nagliliha. At kung sakali namang mayroong gaspang, maaari ako magliha ng number 2,000 to 3,000 na liha na waterproof grid. Okay. Mas pinalamaganda po niyan, mas magliha kayo ng kamay lang ang gamit, manual. Huwag po kayong magliliha ng machine dahil wala pong kasiguruhan kung gaano kakapal yung top coat, lalo na pag mga baguhan. Okay, so practice nyo muna sarili nyo sa pagliliha ng manual bago doon sa mga machine. Yun, katulad ng sabi ko, hindi ako nagliha doon, chemical lang ginamit ko, 1, 2, 3. So bali yung pangatlo, wax lang po yun, wax. Magkakaiba sila na yung number 1 na step 1 ay magkaiba sila ng talas na 2.0. so yung step 1 ng compound na ginamit ko, ang kaya niya i-cutting ay 800 na gasgas, okay, or pang pinagliyahan. Okay, yung 2.0 kaya niya ng i-cutting or tanggalin ay yung mga pinagliyahan ng 1,200. Ang maliwanag po ba? Kaya ako lagi niyo mabasahan yung mga instruction upang makakuha kayo ng technique. At kung bago kayo, syempre alalahanin niyo nang maigi yung sarili niyo para sa mga ganoong kalangaran or diskarte. Ayan. So yung procedure, step 1, then left and right yung bapping machine. So nag-speed muna ako ng number 1, then left and right yung apply ko, then up and down, then after nun pag-finish ko na, gagamit na ako ng speed na 2 and 3. Okay, ganoon din po yung sa chemical na number 2 na 2.0 with foam pad. At ganoon din po yung sa wax. Sa wax naman po maraming procedure ng pag-apply ng finishing. Okay, baka sa channel ko meron ako dyan procedure ng pagbabapping ng mga wax. Wax bapping meron ako dyan. Pag-visit nyo na lang. Ayan. Ayun, at ginabi na nga tayo. Ayan. Siyempre, nabugahan na siya. Napinturahan na yung nakaraan. Ito yung nakaraan, yung puro masilya. Sa mga nakapalo dito kung itsura. Sa bali ni Retoke yan. Ito, isang panel sa dalawa, bumper, yung bumper, tong trunk, hindi. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, then yung bumper sa harap. Bali, 8 panel yung nirito, okay. Then bukas, lilihahin na lang yan. Kung maliliha bukas, baka bukas mabapping ko rin yan. Pero walang kasiguruhan. Kung bukas, ay matatapos ko agad yan. Okay, dahil mahirap po ang procedure ng pagbabapping, lalo na ako lang mag-isa. Okay,
solo flight lang po ang diskarte ko, solo flight lang ang pagbabapping ko, camera, video, solo lang din po, editing, solo lang din po, kaya pasensya na po kayo minsan kung wala po akong upload, dahil yun, pagod, imbis na mag-edit, nung natutulog din lang ako, minsan wala pang kain, natutulog na ako dahil sobrang pagod, dahil hindi po talaga biro ang pagbabapping, hindi po biro ang pagbabapping, hindi biro. Okay. Sa bali ito, may napasin ako yung mga tayo ng ibon. Ayan, madilim na kasi. Hindi na makikita. Ayan, yung mga tayo ng ibon. Sa bali yung mga tayo ng ibon, babawasan ko lang yan. So, magliliha ako ng mga, siguro 1.5. Then, susundan ko ng 3,000 na agad. Patungan ko na agad. O kaya 2,000. Then, bago siya i-polish. Para yung kulay niya nitong nirto, okay? Pumarehas dun sa, ano, dun sa stock color. Okay, yung unang kulay niya. Doon sa mga part na hindi pininturahan. Yan. So, siguro po tapos na ito. Ay, baka tenga. Kasi nga, wala pa kasi yung unit. Yung mga galing sa bangko, gawa na nga kasi ng ano po sa mga GCQ. Okay. Dalawang GCQ. Ayan yung, katulad ngayon, MCQ naman. So, mahirap. Okay, napatenga. Napatenga yung unit sa mga sa bangko, yung mga repo, nakukunin dapat. So, mahigpit pa rin. Yan, ayun yung ano, yung ginawa ko nakaraan, yung Wigo. Yan, pambenta rin yung mga kaya, mas pambenta yung ginawa ko nakaraan. Tapos na ako dyan. Bali, sabi lang kasing area, puno kasi, kaya dito muna iniwan yung unit na yan. Bali, ito na lang, yung last na to. Then, bahala na kung tatanggap mo na ako ng home service or yung mga konta ko. Nagpa-schedule sa akin, papasok ko muna ako sa kasangali. Yun. Okay. Yun, shoutout sa inyo lahat. At umabot muli kayo sa aking uploads finish video. Yan. Umabot ulit kayo. Salamat sa panonood. Siyempre, keep safe and God bless everyone. Thank you. Thank you so much. Shoutout sa mga viewers, subscriber, at silent viewers. Ingat po kayo, ingat. Ingat. Ayun na, wala. Ano, friends, Pigayo, taga Cavite ako. Sana ako malapit ka sa Cavite. Pwede kitang turuan kung medyo nahihirapan ka sa mga video ng aking mga vlog. Okay, pero ako, bro, friends, Pigayo. Pero ako, bro, natutulog din ako sa kakapanood ko ng YouTube. Okay, ano pa 'yon, bro? Ano pa 'yon? English tutorial. Mahina ako sa English. Pero ganoon pa man, pinag-aralan ko. Pag wala yung amo ko, ginagawa ko, nagbabapping ako ng sasakyan pag wala yung amo ko. Yung ginagawa, practice lang, 'yun lang. Alos lang, kaya mo 'yan, bro. Kaya mo 'yan. Ngayon, kung lapit ka sa Cavite, PM mo ako sa Messenger, sana ako Messenger ko, Facebook, feel so good. Akin yun, feel so good. Comment ka doon. And ano, PM mo ako, magtaga Cavite ka para i-train kita ng actual ng pag-detail pati mga diskarte. Kung nahihirapan ka sa aking mga tips tutorial sa aking YouTube channel. Okay, walang problema ron, walang bayad yun. Kung gusto mo pumunta rito, walang problema. And, gusto mo paturo, ang maganda sana dyan, ano, bro Renz Pigayo, maganda sana dyan, update mo ako, baka kasi minsan pumunta ka na wala akong gawa, 'di ba? Sayang yung punta mo, 'di ba? Wala akong matuturo sa iyo. 'Di ba? Iba yung naturuan kita ng actual, mas maganda 'yon. Pero ako, nasa tao lang din. Ako, wala nang nagturo sa akin ng actual, ang tutorial lang sa YouTube, nod lang ako, doon ako natuto. Eh syempre, nung natuto na ako magbapping, ginagawa ko na lang, binabasa ko na yung mga instruction ng ano, ng mga instruction ng chemical rubbing compound. Tapos nood ulit ng YouTube. Ganun ginagawa ko mga tutorial. Kaya natuto ko. Pero yun, hindi pa ako professional. Mahirap makipagsabayan sa mga professional. Makagandahan lang ay ginagawa mo yung tama para sa mga customer. Sa ikakasaya ng mga customer. Okay? Yun ang aking hawa. So yun, bro, Renz Pigayo, ingat. Salamat sa panonood ng channel ko. At shoutout din pala kay Ma'am Rebecca, ayan, Swangsin, J. Balbas, sino ba to?
Albin Ciudad. Siyempre, shoutout pala kayo lang, kalaya, Harabas. Sana ma-meet ko kayo. Siyempre, kaila Jopper. Soon. Dapat tayo magtagpo, Idol Jopper Sniper. So, yun. Thank you for watching. Hanggang sa muli, sa mga abang-abang kayo sa mga next uploads. Car wash tip tutorial. And auto-detailing ko. Ayan, gabi na. Mag-i-edit pa. So, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ingat parate. Keep safe. Thank you.